nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Alam tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga nananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod sa Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang mga ginawa ng Diyos, lapit
at pagmasdan ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, ang mga nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Tayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mabubuhay na totoo ang lakad ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati't pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay kasama ang muling nabuhay na Panginoon at ang unang simbahan, unti-unting sinasanay ni Jesus sa Sareno ang kanyang mga kaibigan sa ibang pananaw at pakikitungo sa kanya. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay hindi lang katulad ng dati. Hindi ito pagpapanumbalik lamang ng dati nilang nakagawian at ugnayan. Kaya nga't kung mapapansin ninyo nung unang dalawang linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi agad nakilala si Jesus ng kanyang mga alagad. Bagamat siya'y nahawakan
nasasalat, kumakain katulad ng isang tao at hindi isang multo. Nagagawa din ni Jesus ang mga bagay na hindi nagagawa ng pangkaraniwang katawan. Kaya nga't kung maalala ninyo, tumatagos siya sa mga pintuan at bigla siyang sumusulpot. Kaya nga't dito makikita natin na ang antas ng Panginoon ay para bagang katulad ng dati, ngunit iba na rin ngayon. Katulad ng dati sapagkat siya'y nakakaugnay pa rin ng mga alagad, ngunit hindi katulad ng dati na siya'y nasa espasyo at panahon lamang. Dahil nga siya'y muling nabuhay, siya ay higit pa sa espasyo at oras. Kaya nga't masasabi natin, sinasanay din niya ang mga alagad sa ibang klaseng pananaw. Kaya nga't yung pag-uwi ka niya sa Ebanghelyo ngayon, nakikita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Alaumbagay, ibang klaseng pagkakita ang nais ni Jesus na magkaroon ang kanyang mga alagad. Hindi na lang paningin ng mata, kung hindi paningin ng puso, paningin ng pananampalataya. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, hindi mo mauunawaan yung sinabi niya ngayon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Alam natin, naghimala si Jesus, nagparami ng mga tinapay, ngunit kahit na kumain sila ng tinapay na iyon, nanatili pa rin silang gutom. Sapagkat hindi iyon ang ibig tukuyin ni Jesus. Ako ang pagkain. Ako ang tinapay ng buhay. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Sa pagtingin natin sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno, hindi lang paningin ng mundo ang ating gamitin. Hindi lang ang pangangailangan ng mundo ang ating hilingin. Hindi yung magugutom pa rin tayo. Hindi rin yung mauubos din at maglalaho din. Opo, nagdarasal tayo ng ganitong mga biyaya. Pangangailangan ng katawan, pangangailangan pang lupa. Ngunit ang paanyaya ni Jesus sa Sareno, ang kanyang tunay na ibinibigay ay biyaya. Biyaya na mag-uugnay sa atin sa kanyang kaharian sa langit. Biyaya na hindi lamang makikita ng mata, kung hindi makikita lamang ng may pananampalataya. Kaya nga't sa unang pagbasa narinig natin, habang lumalago ang simbahan, nakakaranas na siya ng pag-uusig at paghihirap. Kung gagamitin natin ang mata ng lupa, parang malas ang simbahan. Parang hindi pinalad ang mga kaibigan ni Jesus sa Sareno sapagkat sila'y inuusig, pinapatay, pinagkakaisahan, nahihirapan sa mata ng mundo. Hindi yun biyaya, di po ba? Sa mata ng mundo, ang biyaya ginhawa lamang dito sa lupa. Pero narinig natin, ang unang simbahan, ang mga unang kaibigan ni Jesus Sareno, hindi
ginhawa sa lupa ang kanilang naranasan. Kahapon, naalala nyo, si San Esteban, ang unang martir, pinatay. Pero bakit ikinukwento sa atin ito ngayon? Upang ipaalala sa atin ang mga biyaya ng mga tagasunod ni Jesus sa Sareno ay nakikita lamang ng may pananampalataya. Kaya nga yung tagausig nila, si Saulo, sa mga darating na araw, magiging Pablo. At makikita niya si Jesus sa Sareno sa kakaibang pamamaraan. Hindi katulad ng mga alagad na nakita siya sa mata. Si Pablo, tatanghaling apostol, pero sa ibang paraan niya makikita si Jesus sa Sareno. Katulad natin, makikita ni Pablo si Jesus sa pamamagitan ng puso at pananampalataya. Sapagkat ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ang tunay na makakakita kay Jesus na Sarenong muling nabuhay ay hindi yung may mga mata, kung hindi ang mga may pananampalataya. Siguro nga ngayon, katulad ng unang simbahan, parang minamalas ka. Parang ang dami-dami mong pagsubok. Parang ang dami-dami mong paghihirap. Pero wag na wag mong iisipin, wala na si Jesus sa Sareno. Bagkus, sa pamamagitan ng pananampalataya, makita mo sana siya at matagpuan mo sa gitna ng ganitong mahirap na kabanata ng ating buhay. Lalo nating makikita, lalo nating nakakasama si Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng Kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya.
Amang nasa langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang halay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang kalakati na may pandog ng pagkapitay. Inunuri kita, O, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuha patuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang kalakati na may handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Narito ang ating Panginoong Hesukristo ang muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng liminister. Sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitang ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations para sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan at sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na makakakita at makakatagpo kay Jesus Nazarenong muling nabuhay ay ang mga may pananampalataya sapagkat makikita natin siya hindi sa mga mata kundi sa ating mga puso. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.